AIDS Day, ikinababahala ng ilang eksperto ang pagdami ng kaso ng sakit lalo na sa mga kabataan. Nakaapekto raw dito ang mga nagsulputang social media at dating apps. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ayaw magpa-HIV test noong una ng 38 anyos na si Louis David. Pero napilitan siya nang malamang positibo sa Human Immunodeficiency Virus o HIV ang dati niyang live-in partner. Because sabi ko, what if mag-positive nga ako? So paano ko aalagaan yung taong pinakamamahal ko kung kailangan ko rin alagaan yung sarili ko? Nang malamang positibo rin siya sa sakit, akala niya'y mamamatay na siya. Because yun yung knowledge na meron kami, yung kaalaman na meron kami patungkol sa HIV. Makalipas ang isang dekada, nagbago na raw ang pananaw ni Louis sa HIV. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang gamutan habang nagtatrabaho bilang HIV case manager sa isang social hygiene and treatment facility sa Pasig. May buhay kapag na-diagnose ka ng HIV at hindi kami abnormal. Tao din kami. Nagkataon lang na meron kaming HIV. Sa datos ng UNAIDS, nasa 39 million ang may HIV sa buong mundo noong 2022. 630,000 ang namatay dahil sa acquired immune deficiency syndrome o AIDS na severe stage ng HIV infection. Dito sa Pilipinas, higit 121,000 na HIV cases mula nang mai-report ang unang kaso nito sa bansa noong 1984. At sa nakalipas na higit isang dekada, pataas ang average daily HIV cases natin. Mula 6 kada araw noong 2011, umakyat yan sa 49 cases kada araw ngayong taon. Pinakamarami ang mga edad 25 to 34, pero dumarami rin ang kaso sa mga kabataang edad 15 to 24 years old. Karaniwang nakukuha sa pagigibagtalik ang sakit na HIV. Nakaapekto ang pagdami ng kaso sa social media at paglaganap ng mga dating apps. Mas madali na yung access ng ating mga kabataan para makahanap ng sexual partner. Kailangan po ang edukasyon ang mag-umpisa na doon sa eskwelahan pa lang ay nabibigyan na natin ng tamang guidance. Sa Quezon City, may HIV reference manual para sa mga high school students. Inilalapit din daw ng pamahalaan sa mga komunidad ang libreng testing at gamutan para sa HIV. Bukod sa siyensya, pinakamabisa na mawakasan na ang matagal ng diskriminasyon sa mga may HIV. HIV is not a death sentence. Kung masyado natin i-stigmatize yung HIV testing, lalo pong nagtatago yung mga tao na dapat magpa-HIV test. Layo ng World Health Organization, wakasan ang banta ng AIDS sa taong 2030. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.